isang magandang araw mga ka-idol. Ngayon naman po, i-share ko sa inyo ang simpleng pagluluto ng pakbet sa mga simple recipe ng mga Pilipino. So, yung pong ating ampalaya is babad po muna natin sa mainit na tubig na may asin. Ito po eh, para mabawasan po yung pait niya. Kakaliluto natin later. Hugasan po natin siya, tapos po mababad. Ito po yung ating mga ingredients. Meron po tayong ampalaya, kalabasa, talong, sitaw, okra, sibuyas, bawang, kamatis, at saka po lalagyan natin ng kaunting baboy. Yan. Lagyan po din natin ng sili sa huli. Ang padagdag lang po ng sarap. Siyempre po, hindi po mawawala yung ating alamang. At gagamit din po tayo ng mga seasoning natin, patis, pork cubes, paminta, at asin. Later on, magluluto rin po tayo ng galunggong para partner po niya. Tamang-tama po, gulay, saka pritong isda. Samahin niyo po ako sa pagluluto. Shoutout po sa mga loyal subscriber dyan na patuloy pong sumusubaybay sa aking mga simpleng recipe. Sana po patuloy niyo akong suportahan at ganoon din po ako sa inyo. Maraming pong salamat at God bless. Nagamit lang po tayo ng cooking towel. Lagi niyo pong isi-safety yung inyong mga tangke sa bahay para po maiwasan natin yung aksidente. Bigyan po natin ng konting mantika. Simulan na po natin yung pagbigisa. Lagay po natin yung bawang. Gawin lang natin po siyang golden brown. Ilagay natin po yung sibuyas. Lagay natin po yung kamatis. Lutuin po muna natin yung kamatis. Kasama na po natin yung baboy. Mag-stand na rin po yung baboy. Kapita na siya ng lasa ng ating sibuyas, kamatis at saka ng baboy. Mas masarap po kasi pag nagigisa yung baboy natin. Ayun, lagyan natin ang kaunting paminta. 1 tablespoon ng patis. Mamaya lalagyan naman natin siya ng alaman. So, kailangan balance lang. Lulutuin lang po natin yung baboy bago natin ilagay yung ating mga gulay. Try lang po natin siya ng mga 3 to 5 minutes. Kulubal po muna natin. Na binabad po natin sa may lita tubig yung may asin para mabawasan yung tawag niya. Lagay po natin itong 4 cubes niya. Pagdag lasa. Kunting paminta po ulit. Ngayon itong ating alamang. Luto naman na po ito kaya hindi ko na siya ginis sa kanina. Yan po natin ng konting tubig. Pero yung pong iba, hindi na naglalagay kasi once na kinakluban nyo po ito, magtutubig po pati yung gulay. Yan po natin ng mga 1 cup. Then, takluban po natin ng mga 5 minutes. Yan lang po natin. Na po siya. Tama-tama lang po. Yan, lagay naman po natin yung sili. Hindi naman po siya mahanghang. Okay po. Doon po na yung ating pinakbet. Ito na mga idol. Luto na yung ating pinakbet. Tikman na po natin. Sana nagustuhan niyo yung recipe ko for today. At sana nakapagbigay ako ng konting kaalaman sa pagluluto ng pakbet. Sinamahan ko na rin po ng pritong galunggong di ko na pinakita. At kung bago pa lang po kayo sa aking YouTube channel, pakiclick ng subscribe button at pakiclick na rin po ng notification bell para palagi kayong updated sa aking mga susunod na videos. Marami pong salamat
At shoutout po sa lahat po ng aking mga subscribers na patuloy na sumusuporta sa aking mga videos. Asahan po ninyo yung aking suporta din po sa inyong lahat.